para sa kaarawan ni na Atilana Arellano, Melody Aposaya. At isama din po natin ang misa para sa kaluluwa ni Lamilan Tilariza Servando Arellano. Magsitayo po ang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwa ngayon, dinudulog natin ang kapistahan ni San Francisco de Assis, Saint Francis of Assisi. So bahagi yun na kung saan ay marami nakakakilala. Isang banal na kung saan ay siya nagtatag ng Franciscan orders ng mga pari at ng mga brothers na nais ang maglingkod sa Diyos. Sa mga madre, kasama niya si Saint Clare para naman sa poor Clare. So itulog natin na tayo'y gabayan ni San Francisco ng Assisi, lalong-lalo na sa simplicity of life, ang simpleng pamumuhay. Alisa rin po siya sa tinuturing nating environmentalist na alaga sa kalikasan. Ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang buwan ng mga guro, Oktubre. So panalangin natin lahat ng mga guro ng paralan na ito. Yung naging mga guro ninyo mula pa nung kayo ay pumasok sa paaralan. Itulog natin sa harapan ng Poong May Kapal ang kanilang kaayusan upang maisakatuparan nila yung kanilang tungkulin na kayo ay magabayan. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Ina amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Iginawad mo kay San Francisco. Iginawad mo kay San Francisco. Ang pagkakawangis kay Kristo. Ang pagkakawangis kay Kristo. Sa kusang pagpapakarukha. Sa kusang pagpapakarukha. At pamumuhay na hamak. At pamumuhay na hamak. Matalunto-nawa namin. Ang kanyang landas. Ang kanyang landas. Upang masundan namin siya. Upang masundan namin siya. At makaisa ka. At makaisa ka. Sa maligayang pag-ibig. Sa maligayang pag-ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo. Sa pamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumi ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alam. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon na lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka malungkot? Tingin ko sa iyo ay wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod ng pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan." "Oh, ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayo muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal karoon? Kailan ka babalik?" Nagtanim ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapagpamahala ng kagupatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader, ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong awitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan namin, siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinambit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay lumupi. Naaliwin namin sila ng matamis naming tingin. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit
ng Panginoon. Samantalang biyag kaming nangingibang bayang noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aming hinihukin, wala na ako aming hindi. Di na aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hangarin. Kung ika'y aming hinihukin, wala na ako aming hindi. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, ikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang naglalakad si na Jesus at ang kanyang malagad, may tao nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man damang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa pag-aari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasamang kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa pag-ahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Haupo na po. Tulad po ng sinabi ko kanina, ngayon ay kapistahan ni St. Francis of Assisi. So, siya ay isa sa mga halimbawa ng payak na pamumuhay. Simpleng pamumuhay. Alam niyo yung unang pagbasa natin sa aklat ng Nehemias, ano? Sabi nga ay tinanong noong hari si Nehemias, anong sabi noong hari kay Nehemias? Bakit ka malungkot? No? Bakit ka malungkot? No? 'Yun yung tanong ng hari kay Nehemias, no? At ang sabi ni Nehemias ay rin, nalulungkot siya sapagkat yung kanyang bayan ay nawasak, no? Yung templo ng Diyos ay nawasak, no? So sabi ay nais niyang itayo muli, no? Yung templo ng Diyos, no? Pero yung tanong na, bakit ka nalulungkot, no? Yun ang medyo may babigat na hamon para sa bawat isa sa atin. Kumisan, kayo, kailan ka, bakit ba kayo nalulungkot? Ha, mga nenek, bakit ba kayo nalulungkot? Kailan kayo nalulungkot? Kapag? Ha? Sabi daw, kapag walang baon. Nalulungkot daw pag walang baon. Pero,
Sinong pumapasok kahit walang baon? Ah, galing. Ah, okay. So, kayo na lang ay ano, magdala na lang kayo ng lutong pagkain kahit na walang baon. No? Pero ang mahalaga rin, patuloy pa ka rin kayong mag-aral. Kumisan, sa daigdig na ito, no? Kalimitan, ang pinagbabasihan ng ating kalungkutan niya rin ay yung bagay na wala tayo. No? Kaya alam nyo ngayon, panahon na ito, ay maraming nalulungkot. Maraming nalulungkot kasi bakit? Akala nila, yung kasiyahan ay makakamit kapag mayroon sila. No? Mayroon ako nito, mayroon ako niyan. No? Yung ebanghelyo natin, ay makita po natin ay revolusyonaryo. No? Anong sabi ni Jesus? Kung nais inyong sumunod kayo sa akin, anong sabi niya nung una? Ano? Ay niwala man lamang matutulugan. Ano? Ano ba ang sabi? No? Kung nais inyong sumunod sa akin, ay anong sabi rito? Ay hindi pwedeng maging dahilan kasi ay ililibing niya yung kanyang namatay. Eh, sa atin, lalong-lalo sa mga Pilipino, no? Masakit yun, ano? Halimbawa, namatay yung tatay mo, no? Ay ililibing mo, ano sa sabi niya, sayaan mong ililibing ng mga patay ang kanilang mga patay. No? Ano bang sabi yung rito sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito? Ay magpapaalam daw muna sa bahay bago sumunod kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ah, ang sino mang lumilingon palagi sa kanyang pinanggalingan ay hindi karapat dapat na sa kaharian ng Diyos. Bagamat po ito ay medyo tumutukoy sa mga naglilingkod sa Diyos, ano? Mga pari, mga madre, no? Ay, pero ito rin po ay panyaya rin po sa bawat isa sa atin. No? Medyo may kabigatan. At isang pamamaraan ay pinakita po nito, sabi nga natin ay yung pamumuhay na pinakita ni San Francisco ng Assis. No? O San Francisco ng Assisi. No? Na kung saan ay si San Francisco po kasi ay anak ng isang mayaman. Ano? Anak ng isang mayaman. Merchant. Mga ngalakal. Ano? Businessman ang kanyang tatay. Ano? Pero nung ginawa niya, ay nirenounce niya lahat. Itinakwil niya ang kanyang kayamanan at namuhay ng simpleng pamumuhay. Ano? Na maipinapamanik niya na alin, ah, pwede akong lumigaya kahit na simple yung aking pamumuhay. Ano lang yung mahalaga? Yung ugnayan ko sa Diyos at yung ugnayan ko sa aking kapwa-tao. No? Yung ugnayan ko sa Diyos at ang ugnayan ko sa kapwa-tao. No? Yun ang hindi dapat mawala. Sa kaugnayan sa Diyos at kaugnayan sa tao. Sabi ng iba, ay mas magagawa mo raw yun kahit na mas lalo mo raw magagawa yun kapag marami kang pera. Ano? At sabi niya, ang Father, mas marami akong matutulungan kapag marami rin akong pera. Ano? Pero yung panyaya na ipinahayag po ni San Francisco Erin, ang kanyang kaisipan ay medyo may pagka-revolutionary. Kasi bakit ano? Ah, pwede mong gawin yan kahit na wala kang pera. No? Yun yung medyo mabigat. Ano? Kasi sabi niya, hindi ako makatulong sa iyo kasi wala akong pera. No? Para kay San Francisco ng Assisi, ano? Ah, makatutulong ako sa iyo kahit na wala akong pera. No? Kasi kumisan, ginagawa lang natin dahilan yung pera at yung mga bagay natin para hindi tayo makatulong. No? Mali. Sa kaisipan ni San Francisco at sa kaisipan ng ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanilang pagkaunawa ilin,
mas magiging makakatulog ka kapag hindi mo iniisip ang mga bagay na ito. No? Mas makatutulong ka. Kasi bakit? Kasi kung isipin mo ang pera, no? Pera na lang ang pera, no? Ay alin, akala natin kapag may rami tayong pera, kapag hindi, no? Kapag naman dumami ang pera natin, hindi rin naman tumutulong. No? Maraming mga may pera eh. Pero hindi sila tumutulong. No? So, wala doon kung anong meron ka at kung anong wala ka. Anong malaga mo na rin? Yung kalooban mo ay dapat na maging bahagi. No? Nalit, pwede akong tumulong. Pwede akong tumulong saan? Pwede akong tumulong. Halimbawa, wala akong pera, pero di akong tumulong saan? Sa kaklase ko, nang matulungan ko siya kasi nahirapan siya sa mat. Oh. So, kayo ay tumutulong para turuan yung inyong kaklase para doon sa mat. No? Kahit wala kayong pera. No? So, hindi lamang sa pamagitan, maraming pamamaraan na pwede natin gamitin. Ang malagay rin, makita natin yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Yun ang bigyan natin na higit ng pagpapahalaga. Na alin, ang mga bagay na nakikita natin sa buhay na ito at sa daigdig na ito, alin, para sa paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. No? Para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Yung bagay at pera na nasa atin, no? Ay nawa kayo wag natin kayo. Kaya po, sana po, migit natin mapahalagahan yung ugnayan, ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao at sa Diyos sa kanyang at ng tao sa ating Diyos. No? Yun ang higit na makita natin na mahalaga. No? Marami tayong magagawa kahit na wala tayong pera. Marami. No? Yun yung nais na bigyan ng pansin ng puong may kapal. At sabi ko nga, ay sa pagkaunawa ni San Francisco at sa pagkaunawa ng ating Panginoon sa Kristo, mas maging malaya kayong gawin ang mga bagay na ito kaysa sa marami kayong pera. Medyo kumaari ko minsan eh, medyo napaka-revolusyonaryo para sa panahon na ito. No? Kasi ngayon, kapag sinabi mo na wala kang pera, ano, eh, parang hindi ka na makakaalis sa katatayuan mo. No? Pero yun ang naging bahagi ngayon. No? Naging alipin tayo ng pera. No? Naging alipin tayo ng pera. Ang sinasabi yun ni Jesus at ni St. Francisco ng Assisi, alin, hindi dapat tayo maging alipin ng pera. No? Kasi bakit? Hindi ako makapupunta dyan kasi wala akong pera. No? Di, pupunta ka lang eh. No? Pwede ka naman maglakad. No? Ayaw mapagpawisan ng paglalakad. No? Pwede ka naman na ikaw ay makisakay. No? Ibig sabihin, gagawa ka ng ibang pamamaraan. No? Ay, hindi. Ang kalimitan din ang ginagawa nating dahilan na ulit, wala akong pera. No? Hindi. Kapag ganun ang kalimitan dahilan natin ulit, nagiging alipin tayo ng... Oh, kaya yung bahagi ng pagkataon na ulit, huwag tayong maging alipin ng... Oh. Dahil pwede natin gawin, marami tayong pwedeng gawin. Kahit walang... So bahagi yun na kung saan ay makita pa. Hindi, huwag natin masyadong hantungin doon sa pinakadulo, no? Na kaisipan ng ating Panginoon Jesucristo na mas maging malaya ka, no? Mas maging malaya ka kung wala ka. Medyo mabigat 'yon, no? Doon na lang muna sana. Huwag nating gawing dahilan ang pera
para hindi tayo makapagpahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa Ebanghelyo natin, ngayon, sa unang pagbasa natin, ano lang nakita natin, ano? Na tinilungan ng hari si Nehemias, hindi gawa ng pera, ano? Ano lang ginawa ng hari? Gumawa ng... Anong ginawa ng hari para matulungan si Nehemias? Gumawa ng sulat. Gumawa lamang ng sulat ang hari. Hindi nagbigay ng ginto, ano? Hindi nagbigay ng pilak, hindi nagbigay ng pera, ano? Ang ibinigay ng hari ay sulat, ano? Kaya napakaganda ho ng ating mga pagbasa ngayon sa araw na ito, ano? Binigyan lamang ng sulat si Nehemias para siya makarating sa kanyang bayan sa Judea. Judea kasi isang province. No? At tulungan siya, binigyan din siya ng sulat na alin doon sa nangangalaga ng tagubatan para makapagbutol siya ng mga kahoy. No? Pero yun yun, no? So, yun yung punawa, no? Pero yung panyaya natin ngayon, Ellen, huwag maging alipin ng gamitin ang pera sa maayos na pamamaraan. Pero, ibig sabihin na rin, pwede marami tayong magagawa. Marami tayong magagawa. Kahit na walang pera. No? At yun po naman yung bigyan natin na higit ng pagkapahalaga. Sabagat, napakalakas, ano? Napakalakas ngayon ipinapahayag na binibigyan masyado natin ngayon, no? Ng kapangyarihan ang pera para tayo ay huwag kumilos, no? Para bagang lahat ay nakaasa kung may pera ka. Hindi, niya sabi na siya rin, ang mahalaga ay ang pag-ibig mo sa Diyos at ang pag-ibig mo sa kapwa ang mahalaga. May pera ka man o ating pong tinatawagan ang mga guro, no? Nasaan yung ating mga guro at bibendisyon na natin yung mga guro. Ngayon ay teachers. Yay! Teachers na. Quatro mga teachers. Teachers na. Lahat po ng mga guro. Pagdarasal ang inyong mga guro. Bata. Hello. Pwede po ba tayong tumahimik? Okay. Oh, mga bata, pagdarasal natin ang inyong mga tayo lahat, tayo. Si tayo po ang lahat. Oh, sumunod kayo sa akin, ha? Mga bata, hello?
Sumunod kayo sa tagapaglingkod ng lahat ng kaalaman. Tagapaglingkod ng lahat ng kaalaman. At guro ng mga guro. Bigyan po ninyo ng pagkalinga. Bigyan po ninyo ng pagkalinga. Ang aming mga guro. Ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaan. Linangin ang aming murang isipan. Linangin ang aming murang isipan. Pagpalainawa. Pagpalainawa. Ang kanilang mga pusong nagdiriwang. Ang kanilang pusong nagdiriwang. Sa tuwing kami nagwawagi. Sa tuwing kami nagwawagi. At nag-aalis. Nag-aalo. Nag-aalo. Sa tuwing kami. Sa tuwing kami. Nadadaing. Nadadaing. Pagkalooban ninyo sila. Pagkalooban ninyo sila. Ng mahinahong pagtsatsaga. Ng mahinahong pagtsatsaga. Sabagat ang landas ng kaalaman. Sabagat ang landas ng kaalaman. Ay hindi madali. Paningasin ninyo sa kanila. Paningasin ninyo sa kanila. Ang maapoy na diwang nagpapaliyab. Ang apoy na diwang nagpapaliyab. Sa kagustuhan naming matanto. Sa kagustuhan naming matanto. Tulungan ninyo silang. Tulungan ninyo sila. Makita ang galing sa bawat mag-aaral. Kaling sa bawat pag-aaral. Wala sa marka ang halaga. Wala sa marka ang halaga. Kundi sa pananalig nila. Kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila. Ikintal ninyo sa kanila. Ang walang pagkakauhaw. Ang walang pagkakauhaw. Sa karunungan. Sa karunungan. At bagong kaalaman. At karanasan ay di dapat katakutan. At karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin. Turuan po silang masiglang abutin. Ang alapaap ng kasig-sigla. Ang alapaap ng kasig-sigla. At kasintayog ng sarili naming pangarap. At kasintayog. Pagpalain po ninyo. Pagpalain po ninyo. Ang mga gurong nauna sa amin. Ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila. Ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan mo po ng iyong mabubuting halimbawa. Tanglawan mo po ng kanilang mabubuting halimbawa. Ang kaguruan. Upang makapagtayo sila. Upang makapagtayo sila. Sa pamagitan ng kanilang pangungusap. Sa pamagitan ng kanilang pangungusap. Upang makapagmahal sila. Upang makapagmahal sila. Sa pamagitan ng kanilang isipan. Sa pamagitan ng kanilang isipan. Upang makabahagi sila. Upang makabahagi sila. Sa kanilang puso. Ang pagkapala ng pumikapala, ang pasayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin ang aming mga guro. Maaari po bang tumahimik, mga bata? Hello! Mabawat panalangin, mga bata, ang inyong itutugon ay...
Magsitayo po ang lahat. Ama, pakinggan mo kami. Ulitin po natin. Ama, pakinggan mo kami. Upang ang sambayan ng Kristiyano ay maging tunay na angka ng Diyos sa diwa ng pagkukumbaba, manalangin tayo sa Panginoon. Upang pag-ibayuhin ng mga namumuno ang kanilang pagnanasang maglingkod ng taos puso sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang lahat ng dumaranas ng kahirapan ay matutong lumingon sa Diyos na siyang bukal ng tunay na kaginawaan, manalangin tayo sa Panginoon. Upang tayong lahat na naririto sa hapag ng pag-ibig ay buong pangkumbabang magandog ng ating sarili sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagagala kami at nagpupuri sa iyong kadakilaan. Bigyan mo kami ng tunay na kasiyahan sa aming pagtanggap ng biyayang nagmula lamang sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Offertory. Magsiupo po kayo. Magsiupo po ang lahat. Please repeat after me, Ama naming lumikha. Ama naming lumikha. Kami nagahain ngayon. Kami nagahain ngayon. Ng mga alay ay nakiusap. Ng mga alay ay nakiusap. Na kami marapating makaganap. Kami marapating makaganap. Sa pagdiriwang ng nangyari sa krus. Ang niyakap ng buong pag-ibig. Ang niyakap
ni San Francisco. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Humayin niyo ang Panginoon sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naniniling sa pili ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan, ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami nalilibid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyong magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyong walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, ng puno ang langit at lupa, ng kalangitan mo. O sana, o sana, sa kalitasan. Espiritu, gawin mong banal ang mga kalawag na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang pusong loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa kapong nalinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi ninyo lahat ito, tinamin ito ang kalis ang aking dugo ng bago at ulang kaltipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng muling pagkabuhay na manapit ng alin namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami ang minarapan na tumayong sa harap mo para magmuntik sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Gusto mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ni Benaventura na ganang kaparehan.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may bagas ang sila muli mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagkakapatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas sa isa ng mahal ng Bere Maria nila ng Diyos. Ni San Jose na kanyang esposo. Ni mga apostol. Ni San Francisco de Assis. Ni San Martin. Na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang ang